ni dating Commission on Elections Commissioner Gregorio Goyo Larrazabal ang mga pinatutupad na reforma sa butuan ni COMELEC Chairman George Garcia. Partikular dito ang pagtanggal sa mga nuisance o placeholder candidates mula sa listahan ng mga kandidato para sa halalan 2025. Ayon kay Larrazabal, malaking pakinabang ito para sa mga botante dahil kapag maimprenta na ang mga balota, ay hindi nakakasama rito ang pangalan ng umano'y mga panggulo na kandidato. Nauna rito, tiniyak ni Chairman Garcia na bago mag-Nobyembre ay maalis na sa listahan ang mga kandidatong mag-aayon ng Certificate of Candidacy para lang lituhin ang mga botante. In the entire new sons candidates and new substitution, that's this a new phenomenon eh. Before, wala naman yun. Even the time namin in 2010, there was ample time given for candidates to substitute, no? But it was not abused. It was just a recent tactic by some candidates. And it's good now that the COMELEC is adjusting. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.